pati sa pagkalalaki nyo. Opo. Na nakikipag-relasyon daw kayo sa mga... Una kay Soren. Una kay Soren. Bigaspi. Yes. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. At kung ikaw ay baguhan, if you are a newcomer po sa ating channel, welcome, tuloy po kayo. At kung ikaw naman ang isa sa aking dearest subscribers, maraming maraming salamat po sa inyong laging pagsuporta, sa lagi pong panonood. We are close to, I think, 97,000 na po. So konting kembot na lang, 100,000 subscribers na po tayo. So mga ka-youth sa ating episode ngayon, it's part of the celebration of life of Brother Eli. And for this episode, this is not produced by MCGI. This video actually is an interesting episode ng Investigador. And I may have watched this before kasi matagal-tagal na rin to eh. And I believe this is parang kumbaga investigative journalism laban nga kay Brother Eli. So tingnan po natin mga ka-youthy, we will watch this video together. But before that, sa konting background po, ako po ay dating university debater mula po sa MSU-IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay membro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Let's watch this video together. Let's go! Ang susunod na palabas ay rated PG. Okay. Pinagkakakitaan niya raw ang reliyon at nakikipag-sex pa raw sa mga kapwa lalaki. Ilan lamang po yan sa kaliwat kanang akusasyon laban kay Eli Soriano, ang pinuno ng Ang Dating Daan. Time! Okay, palakpakan muna natin lahat ng mga kontestant. Okay? Seryoso ang komedyanteng si Dinky Doo sa likod ng kamera. Lalo na pagreliyon ang usapan. Ayon sa komedyante, 12 taon na raw siyang papalit-palit ng reliyon. Ngunit nang minsang yayain siya ng aktor na si Zorin Legaspi na sumapi sa Dating Daan, dito raw niya naisip na pumirmi. Isang taon na siya ngayong miyembro ng Ang Dating Daan. Ang sarap. Alam mo, hindi ko akalain ganong kahiwaga ang Biblia. Abot langit ang pasasalamat ni Dinky Doo kay Brother Eli Soriano. Idol nga kung ituring niya ang nagtatag ng Ang Dating Daan. Wala na kasi akong makikitang katulad ni Brother Eli Soriano na tapat na mga ngaral. Gaya ni Dinky Doo, Ang Dating Daan din daw ang gumabay sa 27 taong gulang na si Godofredo para mahanap ang kanyang sarili. Ang mga pangaral daw ni Brother Eli, musika sa kanyang tenga. Napakinggan ko siya first sa Channel 13. Na-convince niya ako dun sa aral na sinasabi niya. Especially yung topic about the prayer. Maliit ang kita ni Godofredo sa negosyo niyang buy and sell. Pero umuutang siya para lang makapagbigay ng donasyon sa samahan. Fulfilled yan. Na feeling ko, nakakatupad ako dun sa batas ng Biblia na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sinabi ng binata na hindi naman daw sila obligadong magbigay ng pera. Ako, ino-oblige ko sarili ko because of my faith. Hindi dahil sa faith ng iba. Taong 1980 nang irehistro sa Securities and Exchange Commission ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas, mas kilala sa tawag na Ang Dating Daan. Okay, so far ang approach ng Investigador dito is focusing on how popular it was kasi yung una nilang pinakita si Dinky Doo nga na isang popular na artista with Zorin, no? Zorin Legaspi ang parang nag-convince sa kanya na dumalo sa MCGI. And then ang next part ng kanilang finiture, ang isang miyembro, no, si Godofredo daw na accordingly umuutang. So talagang mention nilang umuutang but at the same time, hindi naman doon sila obligado. Most likely, ano to, focus would be money, corruption in the church, most likely. Again po siguro ang
ang punto de vista o ang focus ng investigation na ito. But on the other hand, just before we continue with this episode, mga ka-U3, I'm very curious kung Linkidu, Zon Legaspi, sino pa po pa ang alam nyo na mga artista o mga sikat na tao na member ng MCGI? Now, I'm very interested. Kasi over the years, I'm sure na marami din pong mga hindi lang ordinaryong tao, kundi mga celebrities din po. And we have to accept the fact that ang isang artista ay talaga pong may influence. Ano po? So kung sila po ay member ng isang particular na church, well, nakakatulong po yun na makahatak din. Kasi di ba po, merong talagang sinasabing star power yung mga celebrities. Sumikat ang grupo dahil sa programang Itanong Mo kay Suriano at Ang Dating Daan. Kung tanong, tatanong ko lang ho kung ano. Tatanong ko lang ho. Ang katanungan po ay ganito. Papaanong naging isa ang ama at ang anak? At papaano naman sila naging dalawa? At pangalawa, at kung iba ang nagsugot, iba ang isinugo, di dalawa ang Diyos. Yun po ang tanong niyong dalawa. Opo. Gusto po na lang pong malaman ng... Sige po. Matagal po yan, kaya pwede po kayong upo. Mapangangalay po kayo. Una, sa labis nitong kasikatan, matagal itong ginaya ng gag show sa GMA na Bubble Gum. Dating doon. Babalik po tayo dito sa dating doon at patuloy natin. Sino magtatanong? Bago na. Araw ng Linggo, madilim pa ay mahaba na ang pila sa Ang Dating Daan Convention Center sa Apalit, Pampanga. Umaabot ng halos 50,000 katao ang dumaraksa rito para sa tinatawag na pasasalamat sa Diyos na tumatagal ng 6 oras. Kalagitnaan ng dekada 90 nang mabili ng Ang Dating Daan ang lupaing ito sa Apalit, Pampanga. Mahigit 30 hektarya. Ito na ang ginawa nilang permanenteng lugar ng sambahan. Di nagtagal, dito na rin tumira ang mahigit 4,000 miyembro. Nagtayo na rito ng klinik at paaralan ang samahan. Meron din silang mga bahay ampunan para sa matatanda, bata at para sa mga byudo at byuda. Dito na rin itinayo ang television studio ni Brother Eli. Ayoko naman kasi Brother Joseph nung agaya nung ginagawa nung ibang mga religious leader eh. Kolekta ng ikapo at saka love offering. Tapos yung mga members nila, pinaarawan at pinauulanan sa luneta, Brother Joseph, di ba? Alas 9 hanggang alas 11 gabi-gabi, umeere ang programa ni Brother Eli sa SBN 21. I am become a fool in glory. Ye have compelled me. Para lang naalala ko yung Ten Commandments, Brother Eli. Ano po yung Brother Eli? Sabi ni Moses. Bukod sa pagbabasa ng Biblia, dito rin sinasagot ni Brother Eli ang mga paratang sa kanya. Na ako raw si Manluloko, si Mantaraya, si Mangutong, balik sa kanila ito eh. Kaya itong mga taong dispirado ito eh. Apo. Pumunta sa korte ngayon. Tayo idinimanda ng libel. Pero in fact, dapat sila ilibel natin eh, Brother Eli. Matagal ng panahong may alitan ng Iglesia ni Cristo at Ang Dating Daan. Noong nakaraang taon, lumitaw ang dalawang comics na naghahayag ng iba't ibang alegasyon laban kay Brother Eli. Si Brother Eli raw ay mangungurakot at mapagmura. Ibinintang ni Brother Eli ang comics sa Iglesia ni Cristo. Ang mga iglesia ni Manalo Ministro ang nag-uutos pa na basahin yung comics na pornographic. Tingnan mo itong katarantaduhan itong mga ministrong ito. Hanapin po ninyo mga kababayan ng comics na iyon. At kung kayo po nagkaroon kayo ng kopya, itinago po niyo yung iba. Ipagkaloob po ninyo at bigyan po ninyo ang inyong mga kamyembro sa samahang iyan, mga kamag-anak, na nasa malalayong lugar, padalhin po ninyo ng kopya. Okay, before that, I do remember this show, no? So ito po yung Ang Tamang Daan. And because sa Mindanao po kasi ako nakatira, at nung bata pa po ako, I remember, I have watched these episodes kasi nasa ano ito eh, Net 25 kung di po ako nagkakamali. But I really don't know the background inong panahon na yan. Ako lang, ito lang nakikita ko paminsan-minsan. At yun nga, they would be discussing, actually it's more like reaction to sa mga programa ni Brother Eli kung di ako nagkakamali. Kasi I clearly remember one particular episode, itong si Mr. Sandoval
nga at saka si ano to eh, si Parba, no? Si Parba. I remember na sinabi nila doon na sinabi doon ni Brother Eli kinakailangan yung parang mag-donate sa ating church, pero I remember ng account number na pinapakita daw sa show ni Brother Eli is hindi siya addressed to a particular church kundi sa account mismo ni Brother Eli Soriano. And of course, that's way before, you know, I get to know about MCGR or Ang Dating Daan. I think this is around 2000s ito eh. So far, it's been informative naman, no? Yung tira ng investigador. So they are showing the growth of the church, but at the same time, also checking yung sino ba yung posible na may pakana ng paninira kay Brother Eli at sa kanilang samahan. Pero ang talagang makatawag pansin sa comics ay ang pinakita ditong pakikipagtalik ni Brother Eli Soriano sa kapwa niya lalaki. Mm-hmm. Hinamon ng Iglesia ni Cristo si Brother Eli na patunayan ang kanyang akusasyon. Mahirap yun. Hindi kami ang may gawa ng comics. Ang patunayan ay nagsampa kami ng demanda sa hukuman laban dun sa nag-akusa sa amin. Paglilinaw pa ni Ka-Michael Sandoval nang sabihin niyang ikalat ang comics, iba raw ang ibig niyang ipahiwatig. Kasi nung mabasa namin yung comics, yung ikinakalat na comics, napaka-detalyado eh. Mm-hmm. Dahil sa detalyado at hindi magagawa kung wala sa inner circle ng grupo nila. Kaya nasabi ko na ipamahagi nyo kung meron kayo niyan para lalo nilang mapatunayan ng mga miyembro na hindi namin magagawa yung ganung uri ng comics. So, guarantee ba yon na kapag detalyado ang paggawa ng isang bagay, automatically nagmula sa inner circle? It could be. It could be. It's possible na yung mga information na tinatawag natin na insider information, pwede talagang nagmula yan sa close circle. Posible po yun. Or, it's also possible na pwede rin gawa-gawa lang, no? It could be, yung sa English ang tawag natin dyan, it's just a figment of our imagination. It could be. And the third possibility is, maybe, just maybe, isang tiwalag na membro from the inside would share this information. Pero telling it to your members to distribute if you can find a copy, pakita nyo sa iba. I have not heard of any pornographic material that were encouraged by a church to be read by its members. So I just think na it is a bit off for a religious program to encourage people na i-enjoy, no? Or tingnan yung mga detalye for research purposes ang isang pornographic na material. I think that kind of sounds off to me. Dagdag pa ni Ka-Michael, matagal na raw sinisiraan ni Brother Eli ang Iglesia ni Cristo. Mm-hmm. Di naman daw personal ang labanan ng dalawang grupo. Mm-hmm. Nasa inyo po ang desisyon pag tinanggap po ninyo yung tamang doktrina o ang tatanggapin nyo po ay maling doktrina. Mm-hmm. Bagay na hindi that's naman matanggap eh ni Brother Eli. At yan ang trabaho ng mga ministro ni Manalo. Yan. Ganyan kasi sinungaling ang mga ministrong ito. Abangan niyo po ang mas malalim na pagkilala kay Brother Eli at ang diretsahang pagsagot niya sa mga akusasyon sa aking one-on-one interview sa kanya. That's good. Susunod sa investigador ang sagot ni Brother Eli Soriano sa mga bintang sa kanya. Kung nalalabas ng mga iglesia ni Manalo na ay may corrupt religious leader. Sa eksklusibong panayam ng inyong lingkod, ang mabibigat na alegasyong sasagutin ni Eli Soriano. Mm-hmm. Ika-4 ng Abril, 1947, ipinanganak sa lungsod ng Pasay ang isang Elisandro Fernando Soriano. Matalino raw ang batang si Eli. Ayon sa website ng ADD, scholar si Brother Eli mula elementarya hanggang high school. Ngunit 3 buwan bago siya magtapos ng high school, natanggal bilang scholar si Eli. Hmm. Hindi raw kasi niya nakasundo ang punong guro ng kanilang paaralan. Hmm. Pangarap niya noon maging doktor o siyentipiko, pero napadpad siya sa pag-aaral ng Biblia. Taong 1980, itinayo ni Eli Soriano ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan o Ang Dating Daan. Right. Mga ka-youthy, before we continue, sa mga hindi pa po nakakapanood, no, meron pong mas mahaba po na interview ng biography ni Brother Eli. Nabigyan na din po natin yan ng reaksyon. Ito ay production ng Campus Image. Itong interview kay Brother Eli. So please watch that video para po mas detalyado po yung kanyang kwento sa kanyang childhood. Dito na rin sinimulang pasukin ni Brother Eli Soriano ang telebisyon.
Wala raw pinipili si Brother Eli pagdating sa pagbabatikos, lalo na raw kapag may umatake sa ang dating daan. Tanong ni Mayor, tanong ko rin kay Mayor, lahat man ng lupa niya updated naman ng mamilyar. Kita mo, Brother Joseph. Ito rin ang paraan niya upang sagutin ang mga isyu laban sa kanya. Gaya na lamang na nakaiintrigang madalas daw na pagdura niya. At dahil sa'yo, ganado. Meron ako natutunan sa lola ko, Brother Joseph. Nung bata akong maliit, marami kasi kaming kalaro. Na yung bang may sipon, sisingkutin. Hindi isinising nga, singot na singot. Pasensya na po yung naghahaponan ngayong gabi. Sabi ng lola ko, tandaan mong bata ka, huwag ka sisingot na sipon. Sabi niya, pag sipon, iluwa mo. Sabi niya. Okay, before that, I think it's very petty. Napakaliit naman ng issue niya na para pa-mention dito ng investigador, ano, parang pagdura. I mean, yeah, it may look parang ang pangit tingnan, no? Parang hindi professional or whatever, pero naku naman, pati yan pa ba kinakailangan pang i-mention yan? And it's not totally strange. I'm not saying that it happens a lot, pero siguro it's just one way of making his nasal cavity more free, especially pag naka-live ka, no? Mahirap po kasi yun unless this is taped. Like, actually sa akin, minsan umubo ako, I have to cut it, diba? Or iisip ako on a particular quick reaction. So, pwedeng itrim yun. Pero sa mga ganito pong pangyayari na kung saan live, may mga nangyayari po talaga na mahirap na pong iwasan. So, para sa akin po mga kayo, this is a very small thing na kinakailangan pang i-mention dito ng investigador. The most common focus of any kind of investigative journalism or reporting about sa churches, number one po dyan, main issue dyan is pera. Yung acquisitions ng isang relihiyon, that's very, very common na perspective kumbaga sa journalism. At kaunting background lang po. Opo, journalist po ako. Ayan, nagsulat po ako sa mga major po ng mga news agencies early 2010s. Ayan, so mga 10 years ago. Kahit tayo gaano kahirap, huwag kang kakain ng sipon, sabi ng lola. Seryoso ang mga bintang laban sa kanya. Kaya naman inanyayahan ng investigador si Brother Eli Soriano upang sagutin ang lahat ng mga ito. Brother, magkano po ang pera ng ang dating daan? If we are going to base it from receipts all over the archipelago, may pumapasok kaming mga something like less than 100 million a year from contributions, voluntary contributions. But we are spending 178 million a year for broadcast and everything. At kung donasyon daw ang pag-uusapan, kulang na kulang ito sa mga gastusin ng samahan. Ang pahayag ni Brother Eli, ang kakulangan sa pondo ay sinasagot niya sa pamamagitan ng mga kita niya mula sa kanyang personal na negosyo. Meron po kayong walong kumpanya, totoo ba yan? No, hindi walong kumpanya, walong orphanages throughout the country. Walong orphanage, pero sabi niyo meron kayong mga sarili niyong negosyo. I find it interesting on how Mike Enriquez is presenting the questions here. Sabi niya, meron daw kayong walong kumpanya. It could have been better if sinabi niya, where is this research coming from? Where are the figures coming from? Like for example, nagmula po sa SEC, meron pong nakarehistro sa inyo na ganito daw po na number ng kumpanya. Totoo po ba ito? So ganun, no? If you are a reporter, I think it would be better if you have to also say where those allegations are coming from. Kasi without the source of the information or data, para ang labas niyan, parang kuro-kuro lang yan or opinion or pwedeng sabi-sabi lamang without any hard evidence. Dapat mas mabuti po siguro kung ganun yung pagkaka-phrase ng kanyang mga tanong. From whom? Sabi nila, sinong sila, di ba po? So, mas mabuti po talaga na ganun. Although, if I were Brother Eli here, I could also say that way. I could respond that way. Mr. Enriquez, yung sinasabi niyo po, ano, saan po nang galing yan? Sino po ang nagsabi niyan? It could have been also better that way. Pero siguro sa personality ni Brother Eli, which is very spontaneous and very direct, so most likely, sasagutin na lang to ni Brother Eli ng diretsahan. Meron po. Ang pinagkukuha na yung pakulangan ng mga donasyon. Meron po. Pero batay sa mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission, okay. Dalawa ang kumpanyang naglalaman ng pangalan ni Brother Eli. Oh, so doon pa lang. So hindi na walo yung kumpanya, di ba? So tinanong niya kanina, walo daw. Tapos nung sinasabi naman ng SEC, dalawa. So what's the point of giving a number na walo kung ang sinasabi ng SEC ay dalawa? I don't quite get that kind of way of asking the question. Ang mga ito ay ang ADD Homes and Development Corporation na okay. Itinatag noong taong 2000
at ang Sorda Builders na itinatag noong taong 2001. Ayon pa sa SEC, ang ADD Homes ay sumasailalim sa pagsisiyasat dahil sa tinatawag na pyramiding. Meron din pong mga report na noong November 2000, yung Ad Homes and Development Corporation, ADD, inimbestigahan daw ng SEC dahil sa pyramiding. Siguro kung inimbestigahan man, wala namang outcome na masama dun sa naging investigasyon. Kasi these are all hearsays. Okay, mga ka-U3, technical po yung sinabi ni Brother Elia, no? Pag ang isang assertion po ay wala pong clear basis sa ating batas, kapag wala pong tamang ebidensya, ang tawag po niyan hearsay evidence. So, hindi po yan malakas na uri ng evidence. Isang aspekto po kasi ng sinasabi natin na hearsay evidence is yung papapasa-pasa lamang ng information from one person to another without direct knowledge of the actual thing. Sa Department of Trade and Industry naman, anim ang negosyo ang nasa pangalan ni Brother Eli. Anim. Ano po magiging reaksyon nyo kung merong humingi na isapubliko nyo yung financial statement ng ang dating daan? Ano po magiging reaksyon nyo kung merong... Okay lang po yun. Yeah. I think I will be vindicated kasi pinalalabas ng mga iglesia ni Manalo na I'm a corrupt religious leader. Sa lawak ng mga bintang na katiwalian laban sa kanya, inalam ng investigador kung ilang sasakyan ang personal niyang pag-aari. Batay sa talaan ng Land Transportation Office, anim ang sasakyang nasa pangalan ni Brother Eli at pawang nasa address ng Apalit, Pampanga. Ang pinakamahal dito, ang Chrysler Town and Country na nagkakahalaga ng 1,800,000 piso. Wow! Actually, ang nakarehistro lang siguro sa pangalan ko, isang jeep na sarang na matanda na. Ano, pampasada na jeep niya? Pampasada. Ano yung pampasada mismo ngayon? Oo, sa San Fernando, Malolos. Yun lang ang nakarehistro sa pangalan. Pero, Brother Eli, ang nakarehistro daw is ilang mga kotse po yun. So was Brother Eli not being truthful sa kanyang sinabi dito o nagkokomedya ba siya? Kasi most likely, alam niya naman po siguro yan kung ano yung mga nakarehistro sa kanya dahil sa kanyang pangalan yun. Unless someone would do that for you, no? Siguro, you will authorize someone to do that without you knowing personally kung ilan yung mga nirehistro sa'yo. Which is, I think, in all fairness, Brother Eli naman is not poor. Kasi po, what I remember sa mga video reactions natin dati, di ba sa, especially nung kay Blanco debate, sinabi niya nga na meron siyang iba't ibang mga businesses, meron pa siyang livestock, meron pa siyang mga restaurant, kung hindi po ako nagkakamali. I'm not sure bakit hindi po sinabi ni Brother Eli yung totoo. I'm guessing what? Maybe he's just joking around. But I think the better response should have been more open kung ano yung maalala niya. And kung hindi siya sure, siguro sinabi niya na lang na hindi po ako sigurado kung ilan po yung nakapangalan sa akin. Kasi this could be easily misinterpreted by people, I think. Dahil sa bago naming nakalap na impormasyon, minabuti naming kunin ang reaksyon ni Brother Eli kanina. Okay. Hello, Brother Eli. Si Mike Enriquez po ito. Pa, sige pa. Mabuti naman po, Mr. Enriquez, talagang malaman kasi pag nakita sa pangalan ko, siyempre, ang unang iisipin ng tao, akin yun. Eh, pero hindi naman po akin yun. Ang pamangkin ko po nag-avail nun. Sinagot na rin ni Brother Eli ang kontrobersyal na kumakalat na comics. Pati sa pagkalalaki nyo. Opo. Na nakikipag-relasyon daw kayo sa mga kalalaki. Una kay Soren. Una kay Zoren, Bigaspi. Yes. Meron tapos, merong kumalat na rumor na merong isang hamilan, yung singer naman namin. Tapos ngayon naman, yung Ulysses, yung nurse naman. Ayun, lahat yun. Nasa program nila po yun eh. Nanindigan si Brother Eli na Iglesia ni Cristo ang nasa likod ng lahat ng ito. Pero para sa kanya, isa lang daw ang solusyon para matigil ang kanilang gera. Ilabas nila si Manalo in a debate in television. Sa ngayon, hindi pa rin natitigil ang mga intrigang ipinupukol kay Brother Eli. Ngunit kung talagang may nagnanais na maresolba ang mga isyong ito sa legal na paraan, hindi batuhan ang bintang ang unang hakbang kundi ang pagsasampa ng forma na reklamo. Hanggat may anomalya, hanggat may naaapi, hindi po kami titigil sa pag-aksyon. Huwag kayong matakot, makipagtulungan aga sa investigador. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez, at ito ang investigador. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala.
Okay, well, that is a very interesting episode dahil ito po ay parang pagpili po talaga. No, sa lahat ng sektang pwedeng tingnan, talagang finocus ng investigador ay ang dating daan, ang MCGI nga, nasamahan nga po ni Brother Eli Soriano. As a non-member, I find it very interesting that they have this, and I am also not sure if they have tried this with, say, any other sect or denomination katulad ng what, JIL kaya, or issues against Iglesia ni Cristo. So I'm thinking na nung panahon na ito, dahil sa kasikatan ng programa ni Brother Eli, ito yung naging rason. Kasi kung iisipin natin, meron naman po talagang allegations of corruption sa mga reliyon. That's actually the reality. Marami po talagang issues niyan sa simbahang Katoliko, even sa Iglesia ni Cristo, which, interestingly, now that I remember, siguro mga what, 6-7 years ago, di ba nagkaroon din po pala tama ng issue yung Iglesia ni Cristo with Menorca or something like that. But anyway, mga kayuti, ano pong masasabi niyo sa episode na ito? At hindi natin mawawala na it would leave a kind of negative impact sa mga viewers po kapag napanood po. And I remember, I think watched this episode a long time ago. I think this is what, late 2000s siguro or mid 2000s kung di po ako nagkakamali. Pero ganun pa man, I have to commend Brother Eli for showing up. Personal niyang hinarap yung si Mike Enriquez nga at yung team. Although personally, I felt na it could have been better if na-coach pa si Brother Eli sa paraan niya ng pag-answer ano sa mga tanong, dahil posible syempre na pwede kang ma-misinterpret katulad nga ng sinasabi ko. I don't think that he was very serious in answering yung tungkol nga sa jeep daw sa Rouse. Kasi kung mag-business ka, paano magkakasaraw ka lang, diba? So, alam naman po natin, katulad nga sinabi ko kanina mga kayu 3 and video reactions that I have made, I could really say, si Brother Eli naman, based on my observation, ay hindi naman nanggaling sa paghihirap talaga dahil nga po siya isang negosyante, diba po? So, may mga businesses siya, that's what I remember. But on the other hand, it also shows you how open Brother Eli. Sabi niya, kung ipapakita ang financial statement, okay, let's do it. You know, wala naman siyang issue doon. So, it really shows to you na talagang bukas siya na ipakita ko ano yung dapat na malaman ng publiko. So mga ka-U3, yan po ang initial ko po na perspective dito mga ka-U3, and I am not very sure yung na-refer ni Brother Eli na pamangkin niya. Siguro si Brother Daniel Razon po ba ang kanyang tinutukoy dito na who made the transaction instead of him and placed it on his name yung sa mga sasakyan. So comment down below mga ka-U3, what can you say about this episode? And maybe you can describe to us ano yung kumbaga quote-unquote religious atmosphere ng mga panahon nito, mid-2000s po siguro ito, kasi we have to understand that this is not new. No, medyo lumang video na po ito. If that's the case, about 20 years ago. So comment down below mga ka-U3. Alam po sa mga members po ng MCGI, what can you say about this episode? And if you like these kinds of contents, alam nyo na yan, subscribe po dito. You can click this video here. Also yung video na yan, okay din yan. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.